guys, it's me again, Angge, and welcome back sa aking YouTube channel. So guys, for today's vlog ay meron akong panibagong i-share sa inyo na pangalawa sa aking secret, sa aking kilikili. So guys, alam ko na alam nyo na kung ano yung topic ngayon. So number one sa ating mga babae, ang issue natin sa ating katawan is unang-una na dyan syempre yung pangingitim ng ating kilikili. Pangalawa is yung kung paano maiiwasan ang magkaroon ng chicken skin sa ating kilikili. So meron akong ibibigay sa inyo na tip guys na matagal ko nang ginagawa at matagal ko nang ginagamit para maiwasan na magkaroon ng chicken skin sa ating kilikili. So, alam nyo guys, bilang babae, sobrang insecure tayo pagdating sa ating kilikili kasi nababawasan or nawawala yung ating confident kapag nakikita natin na maitim or makita natin na merong chicken skin yung ating kilikili. So, unang-una na dyan guys, yung aking binigay na tip sa inyo is yung kung paano paputiin at paano mapaputi ang kilikili. Meron akong vlog na ginawa niyan guys. So, ang topic na gagawin natin today is kung paano naman natin maiiwasan na magkaroon ng chicken skin ang ating kilikili. So, unang-una na dyan guys, eto guys at eto ang aking mga sikreto kung paano maiwasan ang magkaroon ng chicken skin ang ating mga kilikili. So, unang-unan dyan guys, anyway, kaya tayo nakaganito kasi magkakaroon na naman po tayo ng kilikili reveal para makita ninyo ang aking kilikili at ma-proven ko sa inyo na legit talaga to guys at sobrang napakadaling gawin at walang kahirap-hirap guys, okay? Ang sagot sa inyong mga katanungan ay nandito lamang sa ating kapaligiran. Alam nyo ba guys, etong pulbo, hindi lang to basta-basta sa mukha, sa leeg, or sa likod ginagamit. Pwede nyo rin tong gamitin sa kilikili guys. At ganun din po itong baby oil. Yes, tama po kayo guys. Pwede siyang gamitin sa kilikili guys. Hindi lang sa buhok or sa kahit anong ibang part ng ating katawan. Pwede nyo rin po siyang gawin or gamitin sa kilikili. So mamaya i-discuss ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa at kung paano ko gamitin. Okay? So, papakita ko sa inyo ang aking kilikili para makita nyo na walang bahid. Guys, so itong guys. Ayan guys. Ayan. Tingnan nyo guys, mas maputi pa yung kilikili ko kaysa sa mukha ko guys. Tingnan nyo. Ayan, di ba? Kung nakikita nyo, ayan, yung mga bagong pasibol pa lang yan guys. Sa buhok. So, gusto ko palang sabihin sa inyo guys, nagbubunot ako ng kilikili guys. Hindi po ako nagsishade kasi isa din po yun sa nakakapagpaitim ng kilikili. Kasi yung mga, alam mo yung puno ng buhok, syempre naiiwan siya sa balat, di ba? So, isa yun sa nagkukos ng pangingitim ng kilikili. So, bunot ang ginagawa ko, guys, mula noon. Hanggang ngayon, bunot lang po ang ginagawa ko. Hindi po ako nagsishade ng aking kilikili. So, alam nyo ba, guys, kung bakit ko natutunan itong dalawang product na to? Kung saan ko ba natutunan ito? So, meron kasi akong sinusubscribe na na isang channel sa YouTube guys. So mga doktor sila. Hindi po si Doc William ha. Ibang doktor po siya. So napanood ko lang doon kasi nagbibigay din sila ng tip kung paano ang gagawin at kung ano yung dapat iwasan na magkaroon ng chicken skin ng ating kilikili. So doon ko po napanood at tinry ko yung advice nila na subukan tong dalawang product na to para maiwasan natin yung ating chicken skin. So guys, ayun na nga. Tip number one, huwag po kayong magbubunot ng kilikili during menstrual period or kapag meron po kayong menstruation,
huwag po kayong magbubunot ng kilikili. At saka, guys, tip number 2, huwag din po kayong magbubunot ng kilikili na halimbawa, ngayon, bubunot kayo, tapos mamay maliligo kayo. Huwag na huwag niyo pong gagawin yun, guys, kasi mapapasukan po ng tubig yung pore ng ating kilikili. At tip number 3, huwag po kayong magbubunot ng kilikili palagi. Kasi ang ginagawa ko, once a month lang ako nagbubunot, hinihintay ko muna siyang tumubo ng mga ganto guys. Yung alam niyong pag nararamdaman niyo nang makati na siya, yun guys, warning na yun na dapat niyo na siyang tanggalin. So, para maiwasan, isa rin yun sa dahilan para maiwasan ang pagkakaroon ng chicken skin sa ating kilikili. So, kaya once a month lang din ako nagbubunot after na aking menstruation period. So, pag may menstruation period tayo guys, kaya hindi tayo dapat magbunot ng kilikili kasi sensitive yung ating pores at saka yung ating hormones. So, bawal po tayo magbunot kapag meron tayong menstruation period. So, anyway guys, reminder lang po, hindi po ako expert sa mga ganito. Sinishare ko lang po ang aking mga based on my personal experience sa ganito at sa product na to kasi ginagawa ko po siya sa aking sarili at hindi ko po sinasabi na expert na po ako sa ganitong bagay. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ang aking experience sa ganitong product at kung ano ang effect nito sa akin. So, yun guys. So, unang-una pala guys, i-discuss ko na sa inyo kung paano siya gamitin. So, after natin siyang magbunot, guys, una muna tayo dito sa ating baby oil. So, after natin magbunot ng buhok sa kilikili, i-apply natin tong baby oil. Kahit anong brand guys, basta baby oil. I-apply natin siya, maglagay tayo ng kapiraso sa bulak. Kapirasong bulak guys, maglagay tayo na ito. Tapos, i-apply natin doon sa part ng ating kilikili. As in, buong part ng ating kilikili. And then, next nating i-apply is itong Johnson's Baby Powder. Kahit anong brand din guys, basta baby powder siya. So, after nung mag-apply tayo ng baby oil, ito naman ang ating i-apply. So, alam nyo ba guys kung bakit itong dalawang to yung inilalagay para maiwasan yung ating chicken skin? Kasi, di ba guys, kapag nagbunot tayo ng buhok sa kilikili, open yung ating pore. Open siya, naka-open lang siya guys. So, ang purpose nitong dalawang to is para mag-close yung ating pore at hindi siya mapasukan ng tubig or kahit na anong mga bacteria. So, kaya kailangan after natin magbunot, mag-apply na tayo ng baby oil and baby Johnson's powder. So, para ang mangyari is mag-close na yung ating pore ng ating kilikili. So, yun yung dahilan guys minsan kung bakit maraming nagkakaroon ng chicken skin kasi nga, yung open na open yung pore ng kanilang kilikili. Tapos, wala na silang ibang nilalagay. Kaya, napapasukan siya ng mga iba't ibang bacteria. So, yun guys, yung natutunan ko dun sa, sinasabi ko sa inyo na, doctor siya na sinasubscribe ko sa kanilang channel. So, yun guys, yun lamang po yung gusto kong i-share sa inyo tungkol sa aking secret sa aking kilikili kung paano naiwasan at paano maiwasan ang pagkakaroon ng chicken skin. So, sana po ay may natutunan kayo sa shinare ko sa inyo at sana po ay nagustuhan po ninyo ang aking i-shinare sa inyo. At sa lahat ng girls dyan na namurong problema sa mga kilikili nila, sana mapanood niyo itong video kong to at sigurado po ako na magugustuhan po ninyo ang aking sinishare sa inyo na sa aking mga sikreto kung paano maiwasan ang pagkakaroon ng chicken skin. At yun lang guys ang aking gustong i-share sa inyo at sa mga bago sa channel ko, please guys subscribe and please like and comment down below sa aking comment section. So yun lang guys ang gusto kong i-share sa inyo today at sana po ay nagustuhan ninyo at salamat po sa panonood at salamat sa mga pag-support at sa pag-stay dito sa aking channel. So, yun na lang guys. Thank you for watching. Bye!